Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng pangkaraniwang damo sa parang, tumutubo kung saan-saan, lalo tigit sa mga gilid ng ilog at lawa, at hindi madalas pinapansin ng karamihan. Subalit batid mo ba na ang pangkaraniwang damong ito pala ay mayroon ding gamit at mga binipisyong daladala. Maaaring makuha at gawing pangunang lunas, lalo na nga kung kayo ay naninirahan sa malayong probinsya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga maaari mong gawin sa simpleng halamang ito na kung tawagin ng karamihan ay matang ulang. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Matang ulang na gapang, kung tawagin sa aming probinsya. Sapagkat ang halamang ito ay kadalasang tumataas at gumagapang din naman sa mga malalaking puno. Ang halamang ito ay nagtataglay din ng mga matitigas na katawan. Ang halamang ito ay kilala sa ibang bansag katulad ng Mirinimi Mirinimi sa North Australia, sikati sa India, at matang ulanga dito sa atin sa Pilipinas, o ang Pilanthus reticulatus bilang scientificong ngalan. Nagtataglay ito ng mga biluhabang dahon at mga maliliit na bunga na minsan ay kulay pula o itim. Wala ngang pumapansin sa halamang ito maliban sa ating kinukuha ang mga tuyo nitong sanga upang gamiting panggatong sa pagluluto. Subalit kung kayo ay mayroong mga nararamdamang pananakit sa sikmura o sa inyong tiyan, disenterya o pagtatai na may kasamang dugo, ang damong ito o ang dahong ito ay pwede niyong magamit bilang pangunang lunas. Kumuha ka lamang ng talbos o dahon nito, ipais o initin sa apoy, samahan ng 3 butil ng asin at saka itapal sa sikmura. Maaari mo rin itong durugin sa gatas o kaya ay sa hugas bigas, saka itapal sa inyong tiyan. Isang paunang lunas na iilan pa lamang ang nakaaalam, ngunit napatunayang epektibo at mahusay. Sadyang marami pa ngang mga halaman sa paligid ang madalas na nating nakikita, subalit hindi natin pinapansin at hindi natin alam na napakarami pa palang pakinabang. Sa inyong lugar o probinsya, ano ang tawag ng halamang ito? Alam mo rin ba na isa itong panlunas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.